Hi guys, it's me again, Aaron, with Cookie and Chimmy guys, and welcome back to the channel. And we're up for another episode ng Ron Vlogs, guys. Oo. Akala nyo Ron reacts na naman, guys. Oh, medyo hingihinga tayo ng very, very light. So, as you all know, nagkaroon tayo ng ating first ever giveaway dito sa ating channel way back noong February 19, 2021 birthday ko, guys. And yes, opo, na-receive na po ng nanalo. Congratulations, opo, yung ating BT21 Tata Sitting Doll. And sana po ay nagustuhan nyo. Anyways, guys, yun na nga po. So, share ko sa inyo kung paano na ba magpadala or magpa-deliver ng mga items or mga parcels sa J&T Express. Guys, sobrang dali lang. Umpisa na natin ang video na to. Let's start! And ayun na nga guys, so ginamit ko po na delivery courier ay ang J&T Express. Actually guys, this is my first time na magpadala sa courier po na to. Pero ilang beses na ako nakaka-receive guys ng mga deliveries sa kanila since order tayo ng order sa Shopee. And yun na nga guys, ang sabi po ay kailangan daw po na gamitin yung J&T Express app dito guys sa ating phone. So gamitin ko yung aking Vivo S1, yung aking Android phone, guys. And share ko sa inyo kung paano mag-navigate sa J&T app and kung paano tayo makakapagpa-deliver ng ating parcel or ating mga items or deliverables, guys, gamit itong J&T Express application. So, mag-insert ako dito, guys, somewhere ng clip. Start na natin. Ang very first step to do is pumunta tayo sa Play Store at i-download natin ang J&T Philippines na app. So, ito yan guys. J&T Philippines. So, ako guys, naka-install na siya since nagamit ko na nga po siya. So, i-click nyo lang yung open once na okay na. And, may ganitong magpo-prompt sa screen nyo. So, hihingan po kayo ng login. It's either via Facebook or via Google. So, yung akin po ay Google account po yung ginamit ko dito. So, kapag okay na po, so, yung akin po kasi naka-record na dito yung aking Google account. Anyways, so mapaprompt po kayo sa ganitong page po nila. Ito yung parang home page nitong J&T Express app. So meron drop-off at merong tracking. So sa baba po, may makikita kayong home, my order. Sa my order po, makikita nyo po dyan yung on process. Ibig sabihin po, ito po yung transaction nyo po, yung bago nyong gawa na transaction. And sa completed naman po, dito lalabas kapag yung mga orders po na natapos na, na na-complete na po. Tapos, bukod sa may order, meron din po kayong makikitang rates. Dito po, pwede nyo i-check kung magkano yung magiging delivery fee. Parang ganun guys. So, pwede nyo ilagay yung origin and yung destination na city, tsaka na province. Ganun din siya guys. Lalagay mo lang siya dyan, tapos yung weight and dimension, guys. So, medyo tricky tong part na to. Pero merong mas easier way, guys, para malaman mo yung rates. Mamaya tignan natin. Tapos yung nearby, mga location yan, guys, parang map. And then sa me, nandito yung language, clear catch, contact us, frequently asked questions, terms and conditions, privacy policy. So, nandito rin if yung mga for updates. Next, guys, so balik na tayo sa ating homepage. And start na natin gumawa ng isang order, guys. So, okay. Guys, saglit lang. Sorry. Napindot ko pala, guys, ay yung track ng, tawag dito, track orders. Ayan. So, pag pinindot mo yun, pwede ka maglagay doon ng waybill number, guys. Or, iscan mo yung barcode, just like this one. Pero wala ako ditong barcode. So, nakita nyo na yung wallet ko, guys, dito. Anyways, so, pag drop off, guys, kung magpapa-deliver tayo, so meron tatlo tong parts. First is sender, second is recipient, and third is the item. So, first is a sender muna tayo.
So, sa sender, itatype mo yung name mo bilang ikaw magpapadala, tapos yung contact number mo, yung cellphone number. Tapos guys, sa baba ng contact number or cellphone number, yung nakikita nyo po may nakalagay sa Quezon, Lipa City, Batangas. That was just an example guys. Pag kinlik mo yan, meron dyan mga keywords. Oo, so mamaya papakita ko sa inyo. Tapos, yung address sa puso mo, hindi, charot lang. Yung address, lalagay mo rin dito yung complete address guys. Kasi yung sa taas niya, keywords lang yon. Oo, so dito talaga sa babang section na to, tong box na to, dito mo ilalagay yung buong address guys, yung street number and all. Next guys, punta na tayo sa recipient. So kapag natapos mo na ilagay yung, i-fill out yung mga nando doon, pilotin mo yung next, mapoprompt ka sa recipient page. Dito naman ganun din, ilalagay mo yung pangalan ng mag-receive, yung contact number. So for example, ako lang din guys, Aranda Torres, subscribe to my channel. Ito na guys yung sinasabi ko. So, after ng contact number, kapag kinlik mo yun nando doon, so magpo-prompt on ng mga cities. So that's for keyword, para mas madaling ma-locate ni JNT Express yung address. And then, eto guys, yun. Okay. Then afterwards, pwede mo nang ilagay or i-paste or i-type yung address nung pag-receive, yung address nung mag-receive. And then click next. Okay, so sa third naman tayo na page, which is for the item, ilagay mo yung item name. So for example, is yung Tata Sitindal natin. Dito guys, for example, t-shirt. So t-shirt yung ilagay mo. For example, makeup. Makeup yung ilagay mo doon. So meron dyang mga regular, yung weight, guys. Ako kasi may tindahan kami, so meron kaming timbangan doon. So natimbang ko na agad yung Sitindal. So for example guys, ay 0.25 kilos. Tapos ilalagay mo yung quantity and then yung value niya. Importante guys na malagay mo yung tamang kilogram or yung tamang quantity and yung monetary amount na yung pinaka-amount ng item na ipapadeliver mo. Kasi guys, makikita mo doon yung insurance fee at saka yung total shipping fee. Ito guys yung sinasabi ko sa inyo kanina, na kung gusto nyo makita kung magkano yung magiging total shipping fee, makikita nyo siya dito. It's easier compared dun sa kabila kanina guys, yung sa rates, kasi doon kailangan mo pa ng height, weight, width, mga ganun guys. Dito kailangan mo lang is yung kilogram and yung quantity. Nalilimutan ko pa guys. And then sa baba nun, lalagay mo lang dun if it's parcel or document. And then pwede ka maglagay ng remarks. Usually guys, yung nilalagay kong remarks ay yun lang, kontakin si recipient once na i-deliver na. Tapos pag submit mo ng next, pag click mo ng next, so merong page dito na parang review. So makita mo dito kung saan yung pangalan ng receive ng sender, location ng sender, contact number ng sender, pati name ni receiver, lahat ng sinupply mo kanina guys, makikita mo siya dito and may option ka to edit it as well as yung item description. Tapos, hindi ka ba makakapag-submit niyan dahil kailangan mo pa i-click yung I have read, understand, and agreed to the terms and condition. So guys, basahin mo to lahat, oo, medyo mahaba siya pero saglit lang yan guys. Tapos, pinutin mo yung signature. And then, dito, tatype mo na lang ng kamay mo yung signature. And, you're good to go. Yes, guys. Tuloy-tuloy na lang yan. Good to go na yun. Tapos, makikita mo na siya ulit sa iyong transaction page. Ganyan lang siya kadali. Tapos, after nun, dadalin mo na siya doon sa mismong JNT Express na store. Dalin mo na yung item mo doon at saka ito. I-screenshot mo siya kasi check nila yung barcode, guys. So, may barcode yan. Hindi ko na napakita sa inyo guys, baka iscan nyo. So may barcode yon, tapos yon, sasabihin na nila sa'yo kung magkano yung amount na babayaran mo, i-issuehan ka na nila ng receipt, gagawin na nila guys yung way bill. So for validation lang, so itatanong ulit sa'yo yung pangalan mo, pangalan ng sender, pangalan ng recipient, yung address, and yung contact details. Para din syempre, sure din sila at safe din sila. So after nun, meron sila ipiprint na may ipiprint sila na waybill, ididikit nila yun dun sa item mo na ilalagay nila sa plastic or sa box. Depende yan guys. O, alam ko yung box may dagdag siya, yung plastic wala naman guys. So, ipipaste na siya dun, tapos ipapakita sa'yo, pwede mong picturean guys as i-proof na nailagay mo na dun. And then,
bibigyan ka nila ng isang portion, isang maliit na papel, guys, portion ng way bill, kung saan makikita mo din yung transaction number. So, pwede mo siyang i-check dun sa app. And, ganun lang siya kadali. And, sobrang simple lang. Sobrang bilis nga lang, guys. Oo. And, yun na nga. Iintayin mo na lang, guys, na ma-receive nung padadalhan mo yung package or yung delivery. So, guys, sana po ay meron kayong takeaways dito sa ating video na to. Oo, medyo mabilis tayo, guys, kasi nagwawala na yung mga alaga namin, guys. Tingnan ko kung bakit. Pero yun na nga. Sana po ay nagustuhan niyo yung video natin at huwag niyo po kalimutan mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para ma-notify po kayo sa mga susunod pa natin mga videos. Guys, kung may mga questions, clarifications or request pa po kayo or mga videos na gusto niyo mapanood pa or mga tanong na gusto niyo sagutin natin dito sa ating videos, guys, dito sa ating channel, don't hesitate to comment down below. And yun na nga po, maraming salamat po sa pagsama. God bless, stay safe, stay healthy, stay active, enjoy life, always be happy, and see you sa susunod po nating mga videos.